this, there's that. Oh, nagay mo tabiro. Ora. Nagay mo tabiro. Ora. Oreshikote, oreshikote. Nagay mo. Nagay mo diksa yo. So harvest time. Yan, dyan ilagay ang nagay mo. At i-deliver sa J.A. Halando. Andun pa yung iba ng harvest. Harvest time. Na. Nagsamok-samok ramenduhan ni Bugoy. Good morning everyone! This is Japanese Mountain Yam Seedlings. Ito yung gagamitin kung paano magtanim or gamitin pang tanim ng Japanese yam. So ito ang una nating gagawin kung paano na tayo gumawa ng pang tanim ng Japanese yam. Magamit tayo ng powder. Ito, ilagay ko ito sa description ang powder name kung ano ito. So lagyan natin, putulin natin ang ating mga pangtanim ng 190 grams to 250 grams. Tapos lagyan natin siya ng powder para hindi siya masira or mag-brownness ang kanyang tani or itatanim. So ganyan lang po ang paraan kung paano siya gagawin. Okay? Kabilis ang pagputol ng mga itatanim. So, after natin pinutol siya, ibilad lang natin sa araw ng isang araw hanggang matuyo, madry yung kanyang katas at ilagay natin sa plastic, sa may container na may plastic na itim at ilagay natin sa bodega. So, ayan lang po ang paggawa ng seedlings at 3 weeks siyang iwanan bago itanim. 3 weeks before plant. So after 3 weeks, here we are. We are going to plant the Japanese mountain yam or Chinese yam or long potato. So this is it. Ilagay lang natin isa-isa ang mga seedlings dyan sa machine na maliit para ilagay siya sa ilalim ng lupa. Ayan, put it under the soil. So, ganito na yun guys, ang magtanim ng nangay mo. Ayan, iisa-isahin yan, ilagay dyan sa umaandar na machine para ilagay yan sa ilalim ng lupa. So, ayan, paikot-ikot lang yan yung maliit na machine na yan. Paikot-ikot, tapos umaandar siya para isa-isahin siyang ilagay sa lupa ng hiwa-hiwalay. Hindi sila magkasama-sama. Panoorin nyo lang guys. Sana may matutunan po kayo kung paano ang tamang pagtanim ng ating mga nangay mo or kahit sa mga potato, basta mga pagkain na itatanim sa lupa ay karamihan mga ganyan. Kailangan hiwa-hiwalay silang itanim. Hello.
man tayong machine na panggamit pang tanim, ay pwede rin natin silang kamayin katulad ng sweet potato or potato, ganyan din sila itanim. Ayan, kamayin natin at lagyan natin ng distance, huwag idikit-dikit para malaki ang pagtubo nila sa ilalim ng lupa. So ayan, ilagay lang ganyanin at takpan siya ng lupa pagkatapos itanim. So after 3 months, here we are. Ayan na yung kanyang mga leaves, malalaki na ang dahon at very organic siya kasi dito siya tinanim sa mountainside, sa bundok, pahanang bundok talaga. Atinding mga dahon ng Japanese yam ay kailangan din silang isprayhan ng mga organic na pang-spray. Wala pong chemicals na hard chemicals yan. Lahat yan ay puro organic. Ayan. So, kailangan din silang isprayhan para hindi maubos sa kakakain ng mga insect or ood ang kanilang mga dahon. So, kailangan din pag maglagay ka niyan is lahat yan ay grams. Sukatin talaga, sukatin para hindi magsobra at hindi rin magkulang. At ilagay, lagyan ng tubig dyan, punuin yung drum na yan at ganyan. So, mayroon po yung instruction paano siya i-spray. So, ganyan lang po. Kailangan din silang isprayhan ng mga organic spray para maging malusog at maganda ang mga dahon nila. Dahil kung wala silang mga dahon, ay hindi maganda ang bunga sa ilalim ng lupa. This is Japanese yam. Harvest time, November time. Today is November 8. So ganyan ang mag-harvest, ang gagamitin na kika yung pang kuha niyan sa napakailalim na lupa. Ayan yung machine na ginagamit pang hukay. So ito na yung mga nagay mo. Oh, this is Japanese yam. 2021. Wow. Super laki. Super laki niya. Handa laki. Ito yung super bigger. The bigger one. Wow! As you can see, autumn season ang harvest ng Japanese yam. See? Wow! So, dyan. Sa ilalim ng lupa. Nandiyan. So yan ang aming view dito. Yan. At doon pa yung Japanese yam sa baba. Yan. So, andito din si Bugoy. Para o, nagdagandagan. Muna yung among paligid diri. Yeah. Mintras nag-harvest og nangaybo. So, muna yung among paligid diri. Muna siya. Ubos ragyod sa kabundukan. Bundok ng Himala. Naano siya dag-um kay ugma mag-ulan. Tomorrow, the rain is coming. Oh, see? May ulap. Yan.
5 kilo gurai, 5 kilos. My God. JA, yan yung class A. Class A na nagay mo. Ano oso ito? Iso ko. Iko yo! Iko! So, pag na-harvest din yung Japanese sham, ay ilagay muna dito sa bodega. Ayan na yung mga harvest ni Lolo. Ayan. Sobrang lalaki. Malalaki siya. Ayan. Ilagay muna dito. Pagkatapos niyang mag-harvest, ay i-arrange na naman siya. Ilagay sa box para dalhin sa ano, Ichiba or doon sana JA company. So ayan na yung mga na-harvest ni Lolo. Ayan, nandito lang siya sa loob ng bodega. Ayan. Ayan yung mga Japanese yam na-harvest. Ayan lang po ang gagawin paano mag-packaging ang nangay mo ilagay sa box or carton. Ayan, kailangan siyang lagyan ng mga balat ng palay para hindi siya
masira pagdating ng winter dahil ito ay kinakain ng karamihan dito sa Japan, winter time at spring time. Pero mayroon din, whole year po ito mayroon kasi nilalagay nila sa process ng mga fruits pag winter time para hindi masira at makain din natin pang summer. Dahil ito naman ay kahit spring time, pagdating ng March, April, pwede pa rin siyang i-harvest at iwan lang sa ilalim ng lupa. Kaya spring time at autumn time siyang i-harvest. So ganyan lang. At pagkatapos niyan, i-deliver na namin sa market. Sa JA din, Powdery din, sa JA company. So that's it. Ayan lang po ang share ko sa inyo kung paano magtanim at mag-harvest ng Japanese mountain yam or Chinese yam or long potato. Thank you everyone for watching. Sana magustuhan niyo ang aking share for today, how to plant and grow Chinese yam or Japanese mountain yam. Okay? So ganyan lang ang mga recipes. Ma-search niyo how to cook Japanese yam recipes. Okay, thank you for watching. Bye-bye and God bless. Keep safe, be healthy, everyone. Adios, amigos. Ciao. Matani.